isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Purihin ang Panginoon at salamat sa Panginoon at binigyan niya tayong muli ng pagkakataon upang patuloy na makapag-aral ng kanyang mga salita. At purihin po ang Panginoon, ang ating pong morning live devotion sa umagang ito ay magmumula po sa lugarin ng DFC Changhua, Taiwan, sa under supervision of Pastora Desiree Laracas at sa pangunguna po ng ating mahal na Pastora Rhea Mercado. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay handugan po muna natin ang ating Panginoon na isang awiting pagsamba. Awitin po natin ang wala kayong katulad. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we give you praise, oh God. Hallelujah. We worship you, Panginoon. Salamat sa inyo, oh Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Awitin kuman lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan na kadakilaan nyo. Kulang ang lahat ng pula. Kulang maging mga salita. Wala kayong katulad, wala nang pabantay sa inyo. Kayo ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kayong katulad, wala kayong katulad. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Wala nang higit sa inyo, wala kayong katulad. Wala nang papantay sa inyo. Kayo ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kayong katulad. Wala kayong katulad. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Dakilain kayo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa umagang ito, O Diyos. Sa kalakasan, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Binigyan niyo kami muli ng kalakasan na nagmumula sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon.
Hallelujah, sa panibagong buwan, O Diyos, na patuloy na pinagpapala ang buhay ng bawat isa. Hallelujah, marapat kayong papurihan, Panginoon, marapat kayong dakilain, O Diyos, sapagkat kayong Diyos na mabuti. Wala kayong katulad, Panginoon, walang hihigit at walang papantay sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, patuloy namin tinataas sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Ang gawaing ito, O Diyos. Hallelujah. Patuloy niyo pong ibaba ang iyong kapangyarihan, Panginoon, na tinataas namin sa inyo ang inyong anak na gagamitin, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Patuloy, Panginoon, na ang kapangyarihan niyo, kaluwalhatian niyo, Panginoon, ay patuloy na maihayag, patuloy na maparangalan, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Samahan niyo siya, Panginoon. Patuloy niyong langisan ang kanyang mga labi na bawat salita, Panginoon, na kanyang sasambitin sa umagang ito, O Diyos, ay patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Patuloy nila itong magamit, Panginoon, bilang sandata, O Diyos. Hallelujah, sa araw-araw na pakikipagbaka namin sa mundong ito, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Patuloy namin tinataas sa inyo ang bawat buhay na makikinig, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Kulusin niyo, Panginoon. Patuloy kaming magkaroon ng puso, handang tumanggap. Handa, Panginoon, na magpaturo, magpatuwid sa pamamagitan ng inyong mga salita, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon, ang katagumpayan, O Diyos, ng gawaing ito. Mula sa umpisa hanggang sa matapos, O Diyos, ay patuloy naming inaangkin. In Jesus' name, hallelujah, Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon. Kayo lamang ang mapapurihan, O Diyos. Kayo lamang ang madakila, Panginoon. Kayo lamang ang maluwalhati, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Salamat sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon, sa inyo namin binabalik. Hallelujah, Jesus, ang lahat ng kapurihan, Panginoon. Hallelujah, Jesus, ang lahat ng kadakilaan, ang lahat ng kaluwalhatian, Panginoon, ay sa inyo lamang, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon at tayo na po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos na ihahayag po ng ating kapatid, Sister Lordaline Aringo. Purihin po ang Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang pribileyo po at kagalakan muli tayo po ay magamit sa gawaing ito na pinasimulan ng Diyos sa ating pong mga buhay sa araw-araw. Tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. Ngunit ayan po muna natin na tayo muna ay dumulog sa ating Panginoon at tingin natin ang pagsama ng banal na Espiritu na siyang magtuturo sa atin kung ano po yung ating mga dapat na aralan at matutunan sa umagang ito. Kaya hallelujah! Patuloy po tayong lumapit sa ating Diyos na buhay. Patuloy po tayong manalangin. Patuloy natin hingin ang pagsama at panguna ng banal na Espiritu sa ating pong mga buhay sapagkat ang Diyos ay tapat sa atin noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. Oh, we give you praise, O Lord. We give you glory. We glorify your name. Hallelujah. We worship you, Ama. Hallelujah. Karapat dapat kayong purihin, karapat dapat kayong sambahin, karapat dapat kayong dakilain sapagkat tapat kayo sa amin noon paman, Panginoon. Salamat po sa umagang ito dahil privilegio sa amin na magamit kami sa umagang ito at makadulog sa iyong gawain na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan sa amin pong mga buhay. Patuloy niyo nga po kaming samahan, O Diyos, banal na Espiritu. Manguna po kayo sa amin, kayo ang siyang sumama at manguna sa buhay ng bawat isa. Patuloy niyo nga pong buksan ang aming mga espiritual na buhay, Panginoon, upang sa ganon higit naming maranasan ang pagkilos at ang pagpisa ninyo sa aming pong buhay. Patuloy nga po kayo, Ama, O Diyos, ang sumama sa aking mga kapatid na makikinig, malayo man kami sa isa't isa. Ngunit kagalakan namin, O Diyos, na makasama namin sila kahit na sa online lamang, Panginoon, pinagkakaisa mo ang aming mga espiritu. Kaya salamat po sa umagang ito.
Panginoong Yesus, patuloy na aming dalangin na lukubin niyo nga po kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo at anuman ang gawa ng kaaway hindi makapasok sa aming pong mga buhay. Ayahan niyo sa umagang ito ay maging malaya kami na makasunod sa kalooban at nais niyo sa aming pong buhay. Malaya kami na patuloy naming maipasok yung katuruan at pagtutuwid at pagsusuway sa aming pong mga puso. At patuloy ko pong dalangin, banal na Espiritu, sa umagang ito, samahan niyo po ako bilang iyong abang lingkod na gagamitin. Kilala niyo ako at ang karunungan ko hindi sasapat. Ngunit higit akong nagtitiwala sa karunungan na patuloy mong ipagkakaloob sa akin. Dahil sapat ang mga salita na ibinaba sa atin ng Panginoon para patuloy na pagtagumpayan ng bawat mga salita na ipagkakaloob niya sa oras na ito. Kayo ang manguna sa akin, take control everything, Panginoon. At patuloy ko na pong inaangkin, patuloy na naming inaangkin ang tagumpay na nagmumula sa inyo in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa inyo ang kapurihan, sa inyo ang kaluwalhatian at pagdakila at pagsamba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Purihin po ang Panginoon. At napakabuti po ng ating Diyos na buhay. Ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan po sa aklat po ng Mateo chapter 7, verse 24 hanggang 27 po. At kung po yung mga kapatid ko na mayroon pong daladala ng salita ng Diyos, aklat ng kasulatan ay patuloy po nating buksan ang ating pong mga Biblia sa aklat po ng Mateo chapter 7, verse 24 hanggang 27. At sa pangatlong pagkabanggit po, sa aklat po ng Mateo chapter 7, verse 24 hanggang 27. At naniniwala po ako at nananampalataya na hindi na pulingid sa atin ito at matagal na po natin itong naririnig at patuloy nating napagbubulayan sa ating pong mga buhay. Ngunit ayahan natin sa mga oras na ito na ang Panginoon ang siyang higit na magturo sa atin kung ano pa yung karagdagan na kaalaman na nais pang ituro sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Sa aklat po ng Mateo chapter 7, verse 24, sabi po dito, ang dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. 24, kaya ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at tumampas ang malakas na hangin, sa bahay nito hindi nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sinumang nakikinig sa aking mga salita pero hindi naman ito sinusunod ay parang taong ahangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin nang umulan ng malakas at bumaha at tumampas ang malakas na hangin sa bahay nagiba ito at lubusang nawasak. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ang ating pong pamagat sa ating pong pag-aaralan sa mga oras na ito, the wisest of the wiser. Ang matalino sa mas matalino. Amen. Purihin po ang Panginoon. Naniniwala po ako at nananampalataya na lahat tayo na nakikinig ng salita ng Diyos sa umagang ito ay mga matatagal na at talagang marami ng mga narinig na mga salita na nanggaling sa Panginoon. At marami na rin po tayong narinig ng mga katuruan. At dito po ako finocus ng Panginoon sa mga believers, sa mga tao na naghahangad na higit pang makilala ang Panginoon. Ngunit ayahan po natin na sa umagang ito ay alamin muna po natin kung bakit ibinigay sa atin ng Panginoon ang tekstong ito. Simulan po muna natin siya sa mga unbelievers. Sige po, samahan niyo po ako na makipagbukasan sa aklat po ng Kawikaan 14:18. Sa aklat po ng Kawikaan chapter 14 verse 18. Sa aklat po ng Kawikaan chapter 14 verse 18, sabi po dito, makikita ang kamangmangan sa taong walang alam, ngunit makikita ang karunungan sa taong nakaunawa kung ano ang mabuti at masama. Amen po rin po ang Panginoon. Tunay na napakabuti ng Diyos sa ating pong mga buhay. Nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ito po yung makikita natin sa mundo. Yung hindi natin alam kung ano talaga yung purpose ng buhay natin. Hindi natin alam kung ano talaga yung pwedeng mangyari sa atin. Kasi ang alam lang po natin, di ba, ang magpakasaya,
ang mamuhay dito sa mundong ito, karanyaan at kaginawan sa ating pong mga buhay. Kaya kung titingnan po natin ang pagiging isang angal sa mga unbeliever, ito po ay talagang matatawag natin na lack of knowledge. Wala pong alam. Amen po. Kasi dumating tayo dun sa punto na naghangad tayo sa mundong ito ng kayamanan, ng karanyaan, ng kasikatan. Lahat na ay all over inihad natin dito sa mundong ito. Nagpagod tayo, nagtiis tayo, lahat-lahat. Pero in the end pala nito, hindi natin alam, nakapahamakan pala yung pwedeng mangyari sa atin. Amen po. Ngunit dahil nung nalaman natin ang salita ng Diyos, doon natin naunawaan na ang pagpapagal at ang pagtitiis natin dito sa mundong ito para lang makamtan natin yung buhay na ninanais natin, yung karanyahan na ninanais natin, ay hindi po pala ito yung talagang buhay na meron tayo. Amen po. Hindi po pala ito yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya dito sa mundong ito, talagang makikita natin yung mga tao, kahit nakilala nila ang Diyos, kahit nauunawaan nila ang salita ng Diyos, kahit sinasabi nila sa kanilang mga sarili na kilala nila ang Diyos, nananampalataya sila sa Diyos, nagsisimba naman sila at nananalangin sila, pero ang totoo, lack of knowledge, kasi hindi nila alam ang totoong halaga ng buhay. Amen po. Kaya mapalad po tayo bilang mga Kristiyano na nakakaunawa ng salita ng Diyos, tayo yung nakakaalam talaga kung ano yung totoong buhay na ipinangako sa atin ng Diyos. Amen po. Napakarami dito sa mundong ito na talagang naghahangad, nagsisikap, napapagod. Talagang gusto nila na talagang makamit yung mga buhay na ninanasa nila dito sa mundong ito. Pero in the end of it pala, ay hindi rin pala yun ang magiging buhay nila. Dahil doon sa buhay na walang hanggan, ayun pala din yung buhay na magpapahirap sa kanila. Amen? Kaya ako po ito pinamagatan ng matalino sa mas matalino. Kasi bakit? Marami naman po talagang matalino sa mundo eh. Talang totoo nga po, mga matatalino talaga tayo eh. Pero hindi lang natin alam kung yung halaga ng buhay natin dito sa mundong ito. Matalino tayo kasi bakit? Nakakapag-diskarte po tayo eh. Nagagawa natin yung pinakamabuti natin dito sa mundong ito. Pero hindi natin alam na darating yung panahon ay ikababagsak at ikahihirap din pala natin. Amen? Kaya po yung matalino dito sa mundong ito, wala po iyan. Dahil hindi niya alam kung saan siya paparoon sa darating na araw. Hindi niya alam kung saan siya tutungo sa darating na araw. Amen po. Kaya kahit na napakatalino mo, minsan nabubulag ka na ng sanlibutan, nabubulag ka na ng mundo dito, nabubulag ka na ng mga magaganda na tanawid, mga magagandang gawain, mga kasiyahan dito sa mundong ito. Ngunit hindi mo pala alam yung buhay mo sa dulo nito ay kapahamakan. Kaya ito po yung pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Sabi dito, makikita ang kamangmangan sa taong walang alam, ngunit makikita ang karunungan sa taong nakakaunawa kung ano ang mabuti at masama. I do believe na lahat tayo alam natin ang mabuti at ang masama. Amen po. Pero ang mga tao sa mundong ito, kailangan talaga nila yung salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng karunungan sa atin. Hindi lang po dapat tayo matalino kasi bakit po? Tingnan niyo po yung isang doktor, kahit na napakatalino niya, pero bakit hindi niya magawang buhayin o bakit hindi niya kayang pagalingin ng isang sakit ng pag nakita niya ito, sinasabi niya na wala na pong lunas yan. Pero bakit ang Panginoon at ang kanyang disipulo sa isang panalangin, sa isang pananampalataya, pero makikita mo, maliligtas niya yung isang tao na nag-aagaw buhay na. Amen po. Ganyan po yung gusto ng Panginoon sa atin, yung maging matalino tayo. At ito po yung nangyari sa atin nung tayo hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kamangmangan sa harapan ng Diyos, yung pagiging kasikatan, pagiging karangyaan ng buhay, pagmamayabang sa harapan ng mga tao sa Diyos. Amen po. Ito po yun, yung kamangmangan. At kung titignan natin, kung babasahin natin at kung i-research natin sa Google, makikita natin na ang hangal ay ibig sabihin nito, stupid, di ba po, tanga. Pero sa atin, bilang mga nakakaunawa sa salita ng Diyos, ibinigay sa akin ng Panginoon, lack of knowledge.
Wala silang karunungan patungkol sa salita ng Diyos, kaya sila nagiging mangmang. Amen po. Ngunit ngayon, tayo po'y dumako sa ating pong pag-aaralan sa aklat po ulit ng Mateo chapter 7 verse 24. Balikan po natin ang ating teksto at dito na po tayo papasok sa mga believers. Dahil dito po ako talaga idinako ng Panginoon sa mga mananampalataya ng Diyos. Dahil naniniwala po ako, alam po natin yan, na napakaraming mga tao na nakatanggap na ng mensahe ng Panginoon. Marami ng mga tao na talagang sumuko noon sa Panginoon, naranasan ang himalan ng Diyos, naranasan ang pagpapala ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, pero nagawa pa rin nilang lumayo sa Panginoon. Amen po. Kaya ito po, bigyan tayo ng karunungan ng Panginoon dito. Sabi po dito, ngunit ang sino mang nakikinig sa aking mga salita, pero hindi naman ito sinusunod, ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin ng umulan ng malakas at bumaha at tumampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Sa ating pong mga buhay, tatanungin ko po kayo at alam ko na kayo lamang po talaga yung makakaalam nito sa ating pong mga sarili. Sino po yung pundasyon natin sa pananampalataya? Ano po yung pundasyon natin? Bakit tayo nananatili? Bakit tayo nagtitiis? Bakit tayo nagpapatuloy sa Panginoon? Dahil po ba sa mga kaibigan natin? Sa mga kapastoran natin? Sa mga sister? Dahil po ba doon? Dahil po ba sa mga beloved natin? Dahil sa mga pamilya natin? Kasi ang tatay ko ay pastor, ang nanay ko ay pastor, ang pamilya ko ay mananampalataya, o dahil lamang po sa ministry natin? Sabi ng Panginoon, kung yun lamang yung magiging pundasyon mo, iwan mo na. Dahil magiging kahinaan ito sa iyo. Dahil ang dapat nating maging pundasyon ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Na kahit na doon tayo sa pinakamadilim na sitwasyon, pinakamagulong sitwasyon, kung yung mga mata natin ay nakafocus sa Panginoon, hindi natin aayahan na ang kaaway ay mapasok sa ating pong mga buhay. Bakit nagiging hangal daw ang isang mananampalataya? Dahil hindi niya sinusunod yung salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay at kapangyarihan sa ating pong mga lingkod niya. Amen? Kasi totoo naman po yun eh. Pag nakita ni Taning na hindi mo sinusunod yung salita ng Diyos, namumuhay ka pa rin sa kasalanan kahit marami ka nang naririnig ng mga salita ng Diyos, talagang ipagkakaloob sa iyo yan ni Taning. Ah, dyan ka mahina ha? Gusto mo yan ha? Sige. At darating yung araw, kukunin sa iyo yan ni Taning. Ayan, dyan tayo papasok. Diyan natin huhusgahan ng Panginoon. Diyan natin sasabihan ng Panginoon na, Lord, bakit nangyari sa akin ito? Pero ang totoo, ikaw din yung may kagagawan niyan. Dahil alam mo na yung katotohanan eh. Nabasa mo na yung katotohanan. Naaral mo na ang katotohanan. Pero hindi mo pa rin ito isinabuhay. Amen po. Kaya ang Kristiyano, dumarating siya doon sa kalugmukan, dumarating siya doon sa kahirapan, dumarating siya doon sa magulong buhay. Kasi bakit po? Tinuturuan na siya ng banal na Espiritu, pero ayaw pa rin niyang makinig. Bumabalik at bumabalik pa rin siya doon sa kasalanan na patuloy na tinatanggal na sa kanya ng Diyos. Amen po. Kaya po tayo nagiging hangal. Pero totoo, kaya naman po natin eh. Kasi nakakaunawa tayo, kasi matalino tayo, pero iba yung mas matalino kasi yon galing yon sa karunungan ng Panginoon. Amen po. Kaya lagi nating hingin yung karunungan na nagmumula sa Panginoon. Lagi nating hingin yung karunungan na ibinigay sa atin ng Panginoon kasi sabi nga po eh, the foolish man is they learn for her own mistake. Talagang natututo siya sa kanyang pagkakamali. Amen po. Ganun po tayo eh. Kapag dumating po tayo doon sa pagkakataon na matututo na tayo doon sa pagkakamali natin, doon pa lang natin marirealize na, ay, hangal pala ako. Amen po. Doon pa lang natin marirealize kasi tayo, talagang lagi nating sinasabi sa ating mga sarili. Ganito po kasi tayo lagi eh. Bakit si Haring David, nagkasala naman pero pinatawad siya ng Panginoon? Bakit
si ganito, pinatawad pa rin siya ng Panginoon kahit nagkasala naman. Yes, kaya tayong patawarin ng Panginoon dahil hanggat nabubuhay tayo dito sa mundong ito, tayo po ay naka-under sa kapangyarihan ng Diyos. Iniingatan tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo iniiwan dahil yan yung pangako niya sa atin na kapag tayo ay nasa Kanya, iingatan niya tayo hanggat tayo ay nabubuhay. Pero tapat din ang Diyos na kapag tayo ay nawala dito sa mundong ito, hindi natin pwedeng i-condemn yung sarili natin na patatawarin naman ako ng Panginoon. Patatawarin naman ako ng Panginoon kahit nakagawa ako ng kasalanan. Lalagay niya rin ako sa langit. Amen po. Hindi natin pwedeng i-condemn yung sarili natin sa bagay na yon. Dahil pag nawala tayo dito sa mundong ito, tapat ang salita ng Diyos na sinabi niya, lahat tayo ay uuhukuman na niya. Amen po. Kaya maging matalino tayo sa bawat mga gagawin natin. Yaman na nandito na tayo, naglilingkod na tayo, yamang naralaman na natin ang salita ng Diyos, maging totoo po tayo sa Panginoon. Dahil ang totoo, ang katapatan ng Diyos sa ating pong mga buhay, ay hindi yan yung magdadala sa atin sa kapahamakan, kundi yan yung magdadala sa atin para yung buhay natin ay mabago. At ang katapatan ng Diyos ay hindi yan yung magdadala sa iyo, hindi yan yung magiging excuse mo para hindi ka maging totoo sa pananampalataya mo. Dahil ang katapatan ng Diyos, yan yung magdadala sa iyo sa kaligtasan. Amen po. Kaya dapat lagi nating alam yan. Lagi nating inaalam kung ano talaga yung nais at kalooban ng Panginoon sa atin. Ngayon, kailangan na natin ng waking, na kailangan na natin gisingin yung mga sarili natin. Kasi kung titignan natin yung Facebook, yung mga internet natin na mga ini-scroll, maririnig natin yung mga hindi magandang katuruan. Maririnig na natin dyan yung mga false teaching. Amen po. Talagang magpapagulo sa atin. Pero kung nauunawaan natin yung salita ng Diyos, kung pinagbubulay-bulayan natin ang salita ng Diyos araw at gabi, hindi tayo mapapahamak at hindi tayo malilihis ng landas. Kaya sinabi ng Panginoon, basahin niyo ang aking salita araw at gabi para magtagumpay kayo. Kasi ngayon, napakarami ng mga bulaang propeta na naghahayag ng salita ng Diyos, pero sila man din na hindi nila nauunawahan yung hiwaga ng salita ng Diyos kung bakit kailangan natin mamuhay ng may kabanalan, kung bakit kailangan nating magtiis, kung bakit kailangan nating talagang ipagkatiwala yung buhay natin sa Panginoon. Napakaraming mga tao na nagsasabi ng mga salita ng Diyos, pero sila man din na hindi nila nauunawaan. Kaya yan po yung dapat nating ingin palagi sa Panginoon, yung karunungan na nagmumula sa Kanya. Dahil iba yung karunungan na ipagkakaloob sa atin ng Ama, iba yung karunungan na ibibigay sa atin ng ating Ama, dahil all over po iyon. Hindi niya tayo hahayaan na doon sa sitwasyon at kalalagayan mo ay bumagsak ka. Hindi niya aayahan ng Panginoon yon. Dahil paparating pa lang yung unos sa iyo, alam na ng Diyos kung ano yung gagawin niya. Ang kailangan lang natin magtiwala sa Kanya. Ang kailangan lang natin ay i-surrender yung buhay natin sa Kanya upang sa ganon higit nating maranasan ang pagkilos at pagsama sa atin ng ating Diyos na buhay. Kaya sabi po dito, kaya ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad siya ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato nang umulan ng malakas at bumaha at tumampas ang malakas na hangin sa bahay ito, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito at nakatayo itong matibay ang pundasyon. Amen po. Kung yung ating mga sarili ay ipagkakaloob natin sa Panginoon, yung mata natin ay ipofocus natin sa Panginoon, yung ating mga sitwasyon at kalalagayan ay ipagkakaloob natin sa Panginoon, kahit anong kaguluhan sa paligid mo, hindi ka magigiba. Kasi bakit? Alam mo yung pundasyon na pinanghahawakan mo. Kilala mo yung Diyos na sumasama sa iyo. Kilala mo yung Diyos na nariyan para sa iyo, para tulungan ka. Amen po. Huwag nating tanggalin yung mga mata natin sa Panginoon para patuloy tayong makalakad sa katuwiran at kabanalan. Kasi sabi nga po sa Roma chapter 1 verse 17, sige po, tayo po yung magbukasan sa aklat po ng Roma. Chapter 1 verse 17.
Sabi po dito, sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao, at ito'y sa pamamagitan lang na pananampalataya ayon sa kasulatan, sa pananampalataya mabubuhay ang matuwid. Amen po. Dito po tayo mabubuhay sa pananampalataya natin. Kaya tayo nagiging matuwid sa paningin ng Diyos dahil sa pananampalataya natin at sa pagsunod natin sa kanyang mga salita. Amen po. Huwag tayong maging hangal. Huwag po tayong maging mangmang sa harapan ng Panginoon. Yamang narinig mo na ang kanyang mga salita, yamang pinagbubulay-bulay mo na ito, lagi mong i-focus ang sarili mo sa Panginoon. Lagi natin ingin na masunod natin yung kalooban ng Panginoon. Lagi natin ingin na talagang yung buhay natin ay malakaran natin kung ano yung nalakaran ng Panginoong Jesus. Diba si Apostol Pablo po, hindi na niya tinignan yung mga propeta noon. Hindi na niya tinignan yung mga propeta noon. Sino na ang kanyang tinignan para makita niya kung gaano katindi yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Walang iba po kundi ang Panginoong Jesus, na kahit maghirap siya, na kahit bugbugin pa siya, na kahit maranasan niya yung gutom, na kahit maranasan niya yung pagkabilanggo, pero dahil nakatingin siya at nakafocus siya sa Panginoon, at dahil gusto niyang maranasan yung ginawa ng Panginoon dito sa mundong ito, kahit anong naging unos sa kanyang buhay, hindi ito naging hadlang para siya ay lumayo sa Panginoon. Huwag po yan yung maging hadlang para lumayo tayo sa Panginoon. Yung magandang sitwasyon at kalalagayan natin sa mga oras na ito, yung mga pinangahawakan natin, huwag na po natin panghawakan yan. Higit nating panghawakan kung ano yung ipinangako sa atin ng Diyos upang sa ganun masigit tayong makalakad at masigit tayong magtagumpay sa binagkaloob sa atin na takbuhin ng Panginoon. Higit natin panghawakan yung pangako ng Diyos sa atin para hindi tayo mawala. Yung kaligayahan na meron ka, yung kaligayahan na meron ka ngayon, darating yung araw mawawala yan. Pero kung ikaw ay nasa Panginoon, ang kagalakan ay kailanman hindi mawawala sa iyo. Ang kapayapaan ay kailanman hindi mawawala sa iyo. Pwede kang matisod, pwede kang masaktan, pwede kang magkaroon ng pagsubok, problema, sakit karamdaman. Pero kung alam mo yung Diyos na sumasama sa iyo, hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan, makakapagpatuloy ka. Amen po. Kaya purihin po ang Diyos dahil binigyan niya tayo ng karunungan na nagmumula sa Kanya. Binigyan niya tayo ng matibay na loob na nagmumula sa Kanya na hindi tayo inayaan ng Panginoon na ganito na lamang yung buhay na meron tayo. Nagtitiis tayo sa mundong ito, nagpapakahirap tayo sa mundong ito. Pero in the end of it, ang kapahamakan pala ang siyang maglalagay sa atin. Pero kung nagtitiis tayo, nagpapagal tayo sa gawain ng Panginoon, sinusunod natin yung kalooban ng Panginoon, kahit na ito'y masakit, kahit ito'y mahirap, tandaan po natin, pagkasama natin ang Diyos, walang mahirap na bagay pagdating sa Kanya. Pagkasama natin ang Panginoon, magagawa natin ang lahat ng bagay. Amen? Kahit yung akala mo na yung tao hindi na nakayang buhayin ng isang doktor, ngunit ikaw na mananampalataya ng Diyos, lingkod ng Diyos, isang panalangin mo lamang at manampalataya at magtiwala ka lamang, kayang paghalingin iyon ng Panginoon. Amen. Kaya tayo po'y magkaisa sa panalangin, sa mga kapatid po natin na nanghihina, sa mga kapatid po natin na may sakit karamdaman, sa mga kapatid po natin na nangangailangan ng gabay, ay patuloy po tayo, yung tayo na lang, yung gamitin ng Panginoon para sa kanila. Lagi nating hihin yun sa Panginoon. Laging ang Panginoon yung hunahin natin sa ating pong mga buhay. Amen. Dahil ang Diyos, kailanman, hindi niya tayo pagkukulangin, at kailanman, hindi niya tayo iiwan at pababayan sa lahat ng sitwasyon at kalalagayan ng ating pong mga buhay. Kagalakan sa Panginoon at kapayapaan tanging sa Kanya lang natin makakamtan. Sige po, sa umaga pong ito, napakabuti ng Diyos sa ating pong mga buhay, sa Kanya pong mga salita na ibinabasa atin. Patuloy na ang karunungan na nagmumula sa Diyos ay patuloy natin mahangad sa Kanya. Ang karunungan na ibinigay sa atin ng Panginoon, patuloy natin magamit sa ating pong buhay sa araw-araw upang sa ganun ay hindi tayo mapahamak at makapagpatuloy tayo sa ministeryong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Sa po tayong lahat ay manalangin sa ating Diyos na buhay,
Hingin po natin ang pagsama ng Banal na Espiritu sa atin sa mga oras na ito upang sa ganun, higit pa tayong lumakas at tumibay sa pananampalataya na meron tayo. Hallelujah! We give you praise, O Lord. Tunay kayong mabuti, tunay kayong dakila, tunay kayong banal sa buhay namin, Panginoon. Ang kapangyarihan niyo sa amin pong mga buhay patuloy na nag-uumapaw sa amin ang kagalakan at kapayapaan, O Diyos. Panginoon, patuloy namin dala na ang mga salita mo na ipinagkaloob sa amin sa umagang ito ay patuloy nyo nga pong ilagay sa aming pinakamatabang ibuturan ng aming mga puso, O Diyos, upang sa ganun ay patuloy naming masunod ang iyong kalooban. Patuloy nyo pong ipaunawa sa aming higit, Panginoon, kung ano yung nais at kalooban nyo sa mga salita na ibinaba nyo sa amin. Maging kalakasan ito sa amin, O Diyos, maging kapayapaan at kagalakan namin ito na sa aming pagsunod sa inyo ay maranasan namin ang tunay na kagalakan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa umagang ito dahil tunay kayo na Diyos sa amin na nag-iingat at tunay na hindi nyo pinapabayaan ang iyong mga lingkod na mawala sa inyo. Kaya, Panginoon, bigyan nyo po kami ng kalakasan. Mga kapatid ko na nanghihina sa mga oras na ito, punuin nyo sila ng kalakasan, Panginoon. Punuin nyo sila ng kauhawa na nagmumula sa inyo. Punuin nyo sila ng karunungan na nagmumula sa inyo. Kayo ang maging pundasyon nila. Kayo ang maging kagalakan nila, Panginoon. Hallelujah, Jesus. At sa mga kapatid ko po na may sakit karamdaman, O Diyos, mga naguguluhan, mga nabibigatan, na meron mga kanya-kanyang mga problema at sunin na rin, Panginoon. At tuloy nyo nga pong ibigay sa amin ang kalakasan, ang katatagan, ang kapayapaan at kagalakan na sa pagdating nito sa amin ay patuloy naming ma-overcome dahil tapat ang iyong mga salita sa amin pong mga buhay, O Diyos, na kayo ang siyang magtatanggol, kayo ang siyang tutulong, kayo ang magpapagaling, kayo ang mag-provide sa lahat ng aming pangangailangan, O Diyos. Kaya higit kaming nagtitiwala sa iyo, higit kaming nananampalataya tayo sa inyo dahil kayo ang Diyos na makapangyarihan noon, ngayon at magpakailanman. Tapat ang iyong mga salita dahil mabuti kayo noon pa man sa amin, O Diyos. Hallelujah. At patuloy ko pong dalangin, Ama, buksan niyo nga po ang durangawan ng kalangitan at ibuhos niyo ang masaganang pagpisa ng Banal na Espiritu sa bawat mga gawain na pinagkatiwala niyo sa amin sa araw na ito, Ama. Maranasan namin ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Maranasan namin ang kapangyarihan at kaluwalhatian nito, O Diyos, at ang pag-iingat niya sa iyong mga anak na dadako sa iyong banal na templo, O Diyos. Hallelujah. Pasaganain mo nga po ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa amin pong mga buhay. Bigyan yung kalakasan ng mga anak nyo na dadako sa lugar kung saan sila isasamba at magpupuri sa inyo, Ama. At ngayon pa lamang, O Diyos, inaangkin na namin ang tagumpay na nagmumula sa inyo. Dahil lahat ng aming gagawin ay tagumpay na, Panginoon. They control everything, O Lord. Ang buong maghapong ito at ang buong magdamag ay patuloy nga po ninyo. Hawakan, O Diyos, ng iyong banal at makapangyarihang kamay at tagumpay, pabor, provision, Panginoon, ay patuloy na naming inaangkin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito, sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. To God be all the glory. Tapos na po tayo sa ating gawain.